sabi walang bituin. Landas mo ay kay dilim, di matanang ang liwanag. Kaibigan ko, ikaw ba'y nag-isa? Buhay mo'y puno ng pangamba. Dilim ay di magtataka, liwanag ay muling daratan. Huwag mawawala ng pag-asa. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang landas ba ngayong nilalakbay? Kikipot at tila ba walang hanggan? Pag-asa mo ay napapawi, naging luha ang iyong ngiti. Kasawi ay iyong tinataglay. Ngunit ngayon, narito ang kanyang kamay. Nakahandang sa'yo yung magapay. Pasanin mo'y kanyang babatin, landas mo'y papaliwanagin. Muli bagong pag-asa'y darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Mayroon bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kalungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Mayroon bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kalungan mo. Si Jesus lang ang tanging kalungan mo. Magandang araw po mga minamahal ko pong mga kapatid. Dalangin ko po sa Panginoon na kayo po ay nasa mabuting kalalagayan sa mga oras pong ito, sa kabila po ng mga nangyayari sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, noong nakaraang araw, pinag-usapan po natin kung paano po ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng mga bagay at tinatawagan po tayo na magtagumpay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon pong hapon, sa kabila po ng ating mga karanasan, nais ko po kayo'y muling dalhin sa isang pag-aaral. Sa aklat po ng Marcos, ang kapitulo po ay 9, ang talata po ay 14 hanggang 29. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kabila po ng ating pong mga karanasan, meron tayong Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Mga bagay na ating pong dapat gawin, na kanya pong itinuturo sa pamamagitan po ng ating mga banal na kasulatan. Kaya nga po ngayong hapon, pag-aaralan po natin paano po tayo tinatawagan na huwag po tayong magtiwala sa atin pong mga sariling kakayahan, kundi sa kakayahan lamang ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ang atin pong pag-aaral ay may pamagat kay Jesus, magtiwala. Bago po tayo magtuloy, tayo po ay manalangin. Mahabagin po naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Muli ka po naming tinatawagan na patuloy kaming bigyan ng kaalaman upang mapakinggan ang iyong mga banal na salita. Sampalatayan na namin, Panginoong, aming Panginoong Hesukristo, na siya lang ang magbibigay ng tagumpay sa amin pong mga buhay. Dakilang Diyos, sa hapon pong ito, nawa po ang mga taong makapanunood ng
pag-aaral na ito, Panginoon, ay patuloy din nawa silang magtiwala sa aming Panginoong Hesukristo. Makilala nila sila na siya ang Diyos na nagliligtas. Siya ang Kristo na nasa amin pong mga buhay. Marami pong salamat sa lahat ng iyong mga gagawin sa amin pong mga buhay. Sa pangalan ni Hesukristo, ang aming tagapagligtas. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang tagpong ito ay matapos po ng ating Panginoong Hesukristo ay pumunta sa bundok upang kanyang siya'y pagpalain ng ating pong mahal na Diyos upang siya'y maihanda sa kanyang mas malaking gawain. At habang ating Panginoong Hesukristo ay nasa bundok, ang kanyang mga alagad ay naiwan. At ang ating pong pag-aaralan sa tagpong ito ay ang tagpo kung saan ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo ay hiwalay sa kanya. Tayo pong lahat, maging sa ating pong mga tahanan, binigyan po tayo ng panin. At ang ating pong mga disipulo ay binigyan din ng ating Panginoong Hesukristo ng gampanin na dapat po nilang gampanan. Subalit ano po ang kanilang ginagawa kapag sila po ay nahiwalay sa ating Panginoong Hesukristo? Ano po yung kanilang mga pagkukulang na maaari rin pong pagkukulang ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos? Kung meron po kayong Biblia, inaanyayahan ko po kayo na buksan sa Marcos 9 at tayo po ay mag-aaral. Ang sabi po, ang una po na dapat nating matutunan, tayo po ay naharap sa mga suliranin sa ating buhay na hindi po natin kayang harapin mag-isa. Maaring sasabihin po natin na tayo po ay mayaman, tayo po ay malakas, tayo po ay makapangyarihan na miyembro ng lipunan. Subalit nais ko pong malaman, mga minamahal kong mga kapatid, meron po tayong mga suliranin na hindi po natin kayang lampasan. At tangi ang ating Panginoong Diyos lamang po ang pwede nating lapitan. Ang sabi po ng Marcos 9, ang kapitulo po ay 14. Nang makita si Jesus ng mga tao, narat na nila ang ibang mga alagad na nagpapaligiran ng napakaraming tao. Gayun din na mga tagapagturo ng kautusan na nakipagtalo sa kanila, sa mga disipulo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong at binati siya. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, ano ang inyong pinagtatalunan? Ang sabi, tiwang siya'y sinasapian, siya'y ibinubuwal ng kanyang mga bibig. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hinihiling ko po sa inyo ng mga alagad na palayasin sila nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila mapalayas. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo ay kanyang binigyan ng karapatan na maggamot ng mga may sakit at magpalayan ng mga inaalihan ng demonyo. Subalit sa tagpong ito, ang problema o ang suliranin na kanila pong kinaharap, sangayon po sa Marcos 9, ang kapitulo po ay 18, hinihiling ko po sa inyo, sabi ng ama ng batang lalaki na inaalihan ng demonyo, hinihiling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas. Mga minamahal kong mga kapatid, ano po ang kulang, ano po ang suliranin, at ano po yung matututunan natin sa mga talatang ito? Mga minamahal kong mga kapatid, meron pong problema na hinaharap ang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay nalagay sa ganitong katatayuan bilang kinatawan ng ating Panginoong Diyos at sila po ay pinagkatiwalaan ng gawain ng ating pong Panginoong Hesukristo. Katulad din po ng bawat isa sa atin, maging kayo po na mga nanonood sa oras na ito. Ang sabi po dito, sila po ay binigyan ng kapangyarihan upang pagalingin ang mga taong ito. Subalit ano po yung kanilang ginagawa? Tinatanong po ng ating Panginoong Hesukristo sa talatang 21 at 22. Ang sabi po, kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus ama. Simula pa noong maliit siya, tugon niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu, mandalas inahagis po siya nito sa apoy at sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Mga minamahal kong mga kapatid, ang magulang nito ay talaga desperado. Siya'y nagnanais na pagalingin ang kanyang anak. Subalit sabi ko po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, meron po tayong mga suliranin na hindi po natin kayang sagutin. Kailangan lamang po natin ang ating pong Panginoong Hesukristo.
Kamusta po yung kalalagayan natin ngayon sa atin pong mga buhay? Sa atin pong mga tahanan, kamusta po ang ating pananampalataya? Nanghihina po ba tayo dahilan sa atin pong mga nararanasan? Sana hindi po. Dalangin ko po sa ating Panginoong Hesukristo na kayo po ay nagpapalakas ng inyong pananampalataya, samantalang ang sanlibutang ito ay naharap sa mga ganitong suliranin. Mga minamahal kong mga kapatid, meron tayong problema. Meron tayong kinakaharap na suliranin na ang tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang makagagawa. Opo, kaya sanang gawin ng mga disipulong ito na pagalingin yung lalaking inaalihan ng demonyo, subalit kulang po sila sa pananalangin at sa pananampalataya. Kamusta po tayo? Naharap po tayo sa iba't ibang suliranin ng buhay. Marami na pong mga bagay ang dumating sa atin. Tayo po ba nananalangin at nananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo makapagpapagaling ng atin pong mga sugat, makapagpapalaya sa atin sa kasalanan? Sana po malinaw sa atin ang mga bagay na ito. Ikalawa pong bagay na dapat po nating matutunan sa kwentong ito. Ito po hindi kwentong pangbata, kundi po ito'y tunay na kwento, kwento na meron pong kaligtasan ng bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi po, meron po tayong pagkakataon sa ating buhay na nakadepende po tayo sa ating sarili kaysa po sa ating Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, kamusta po tayo? Sa ganito pong mga suliranin, sa atin pong pananampalataya, tayo po ba pumupunta po ng ating mga bahay-sambahan, ng atin pong mga kapilya upang ipakita sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay makasalanan at kailangan natin siya? O sinasabi natin sa ating Panginoong Diyos na kaya natin ang lahat ng mga bagay? Sana po hindi. Sapagkat ang atin pong Panginoong Diyos, tinatawagan po tayo na dumepende sa Kanya. Ano po yung kulang na dapat po sana ay ginagawa ng mga disipulo? Ang sabi po, sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Ang mga disipulong ito, kanila pong sinusubukang pagalingin ang batang ito. Subalit ang sabi ng ama, wala po silang magawa. Hindi po nila mapalaya ang aking anak. Mga minamahal kong mga kapatid, sa atin pong mga buhay, tulad po ng mga disipulong ito, na sana po sila'y nanalangin at nag-ayuno, ay hindi po nila ginawa. Kundi ang kanilang ginawa, sila po'y nanangan sa kanila pong mga sarili. Kung ito po ay inyong babasahin sa Marcos 9:28-29, ganito po ang dapat sana na ginawa po ng ating mga disipulo. Ang sabi po niya, nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritu? Tingnan po ninyo ang sagot ng atin pong Panginoong Hesukristo sa talata pong 29. Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng pananalangin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pananalangin po ay ibig sabihin ang atin pong puso ay binubuksan natin sa ating Panginoon bilang ating siya'y kaibigan. At ang sabi po ng isang sikat na manunulat, si Ellen White, sa Great Controversy, walang sino mang tao ang ligtas sa isang oras ng walang pananalangin. Mga minamahal kong mga kapatid, ano po yung ginagawa natin tuwing tayo po may suliranin? Naharap po tayo sa COVID-19. Marami na po ang mga taong namatay. Subalit wag po tayong mag-focus sa krisis, hindi mag-focus tayo kay Kristo. Sapagkat si Kristo lamang ang gamot sa lahat ng sakit ng sanlibutan. Siya lamang ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Sana po malinaw po sa atin ang mga bagay na ito. Na tayo pong lahat ay tinatawagan na sa kabila po ng mga suliranin na atin pong nararanasan, tayo po manalangin at magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo na kaya niya pong gamutin ang lahat ng mga bagay na nagpapaalipin sa bawat isa sa atin. Ano po yung dapat gawin ng mga disipulo? Ang sabi po,
Balikan po natin sa Marcos 9, ang kapitulo po ay 22. Ang sabi po niya, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inahagis po siya sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Ang taong ito, ang amang ito, nangangailangan sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung kanyang ginagawa? Kanya pong inaamin sa kanyang sarili na siya'y walang magagawa. Kundi ang sabi niya, tulungan po ninyo ako, kaawaan nyo kami. Mga minamahal kong mga kapatid, sa mga pagsubok na atin pong nararanasan sa ating mga buhay, dapat po katulad tayo ng taong ito. Nagsasabi sa ating Panginoong Hesukristo, kaawaan mo kami, tulungan ninyo kami, sapagkat sila siya lamang po yung merong kapangyarihan na tayo po matulungan sa mga ganito pong mga suliranin. Mga minamahal kong mga kapatid, ano po ang sinabi ng ama ng batang ito? Ganito po ang mababasa natin sa Marcos 9, ang kapitulo po ay 24. Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Opo, mga kapatid, ang sabi niya, naniniwala ako. Pero ano yung kulang? Ang sabi niya, kulang pa ako anya sa pananampalataya. Sana po sa mga suliranin na atin pong nakakaharap sa ating mga buhay, anuman po yung ating nararanasan, lagi po nating sasabihin sa ating Panginoong Hesukristo, tulungan mo po ako na madagdagan ang aking pananampalataya. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo lamang po yung makapagbibigay sa atin ng ganap na pananampalataya, ganap na kagalingan, anuman po yung ating nararanasan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo lamang po yung makapagbibigay sa atin ng ganap na kalayaan sa kasalanan. Wala na pong iba. Ang sabi po niyan, ang salita pong ito ng Ama ay nagpapakita po ng pananampalataya. Subalit tingnan po natin ang kapakumbabaan ng Amang ito. Nagsasabing kulang pa ang kanyang pananampalataya. Kailangan pang dagdagan sino po yung kanyang nilapitan, ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sana po malinaw sa atin na ang totoong pananampalataya, ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, siya lamang ang makapagpapalaya. Ano man po yung nararanasan natin, mga minamahal kong mga kapatid, isa lang po ang katotohanan. Meron po tayong Kristo na tayo po dinadamayan. Huling bahagi po ng ating pag-aaral sa hapong ito. Tinatawagan po tayo ng Diyos na makibahagi sa tagumpay ng atin pong Panginoong Hesukristo. Bakit po gusto ng Diyos na tayo po ay makibahagi sa Kanya? Sapagkat tayo po napakahalaga sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa istoryang ito, tinatawagan po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi man po tayo yung nakaranas ng istoryang ito, ito po ang mensahe po nito ay para sa bawat isa sa atin. Sa inyo po mga minamahal po naming mga tagapanood. Sana po ang dalangin ko sa Panginoon, patuloy tayo po tayong magtiwala. Ang sabi po, ang buhay na walang pananalangin ay katulad ng buhay ng pangangalo niya. Bakit po? Kasi po ito'y isang kasalanan. Kasalanan po sa Diyos na hindi po tayo magtiwala Kanya. Magtiwala po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po, minsan wala tayong panahon para tayo'y manalangin. Wala po tayong panahon para magbasa ng atin pong mga Biblia. Marami po tayong mga kaabalahan sa sanlibutan. At ang panalangin po ay nagiging isang walang kwentang bagay sa buhay po ng mga Kristiyano. Mga minamahal kong mga kapatid, kung meron man po tayong strong connection sa Panginoon, ito po yung pananalangin. Ano man po yung kinakaharap natin, nahihirapan man po tayo sa buhay, ano man po yung ating pinagdadaanan, ang Panginoong Hesukristo nakikialam po sa atin pong mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, ang tagubilin po ni Apostol Pablo sa Efesios 4:27, ganito po. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Bakit po? Sapagkat pag binigyan natin ang pagkakataon ng Diablo na makialam sa atin pong buhay, ay pinapawalang bisa po natin ang kapangyarihan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay nasa ating Panginoong Hesukristo, hindi na po tayo magkakasala. Subalit,
Nais ko pong malaman ninyo, kapag tayo nasa ating Panginoong Hesukristo, hindi po natin binibigyan ng pagkakataon ang diablo. Bakit po mahalaga na tayo po ay laging nasa panig ng ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo lamang po ang tunay na dumaramay sa bawat isa sa atin. Sabi po ng Santiago 4, ang talata po ay 7. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan niyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Mga minamahal kong mga kapatid, tapat ang tagubili ng ating Biblia. Ang sabi niya, kapag nilalayuan natin ng kapag tayo po ay nagpapasakop sa Diyos, tayo po nilalayuan ng diablo. Kasi po ang pinakatatakutan ng diablo, ang pinakakahinaan ni Satanas ay ang pagtawag natin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man po ang inyo pong nararanasan, alam po ng ating Panginoong Diyos. Ano man po ang kalagayan natin ngayon, nakikisimpatsya ang ating Panginoon. Kailangan lamang po nating tumawag sa Kanya. Kailangan nating sumampalataya. Kailangan nating magtiwala kay Jesus. Bakit po napakahalaga nito? Sabi ko nga po, ang Panginoong Hesukristo lamang ang tunay na kaibigan ng bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, sana po nakatulong sa inyo ngayong hapon ang ginawa nating pag-aaral. Sana po ang dalangin ko sa Panginoon, lagi kayong manalangin sa Kanya. At habang tayo po ay nakakaranas ng ganitong karanasan, lagi po tayong manalangin. Sumampalataya sa Kanya na gagawin niya ang lahat ng mga bagay. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan ko po kayong manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat o Diyos sa iyong paalala sa bawat isa sa amin. Na hindi kami dapat magtiwala sa amin pong mga sarili, kundi magtiwala kami sa aming Panginoong Hesukristo na siya ang dapat naming sampalatayanan, na dapat siya ang aming panalanginan sapagkat kami ay merong Kristo na nakikialam sa aming pong mga buhay, nakakaalam ng lahat ng aming mga suliranin at nais po kaming damayan. Salamat po, mahal na Diyos, sa iyong mga pangako. Nung kami ay pananatiling papasakop sa inyo, ilalayo kami sa kapangyarihan ng diablo. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kaibigan namin nasa kani-kanilang mga tahanan. Nawa po ang mga salitang ito ay makapagpalakas sa kanilang pananampalataya na sa kabila po, Panginoon, ng kanilang mga nararanasan, magtitiwala kami sa aming Panginoong Hesukristo sapagkat alam po namin na malapit na ang kanyang pagbalik. Alam po namin na malapit na ang aming katubusan. Patawarin po kami, Ama, kung saan kami natagpo ang nagkulang at nagkasala. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na puri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo na amin pong tagapagligtas. Amen.